Now I know kung bakit nahihirapan kang kalimutan ang babae. And why is that? It's because we're still living in this house. Bawat sulok, bawat pader, punong-puno ng memories na niyang dalawa. So I guess, habang nandito tayo sa bahay na to, hindi ako pwedeng umasa na kaya mo siyang kalimutan. Hindi na niya mahal si Anna. Ilang beses ba niya sasabihin sa'yo yun? I know, Mom. Ilang beses na sinabi sa akin ni Gael yun, na hindi na niya mahal si Anna. But what if bumalik yung babaeng yun? Pabalik din ba yung feelings niya para kay Anna? Tama-tama. Tingnan mo nga kung kamukha na ni Anna si Stella. Ano? Ano? Narinig mo ba ako? Si ano, natural lang na hindi niya kamukha si Stella kasi matagal lang hindi nakikita ng mga tao. Welcome to our new home! Wow! You like it, Mom? Congratulations sa inyong dalawa. It shows how serious you are sa pagbuo ng pamilya. Paano natin ilalabas si Anna bilang Stella? Teka, kailangan pa ba talagang pag-isipan yan? Hindi ba pwedeng lumabas na lang siya kahit saan? Hindi. Kailangan ngayon maikonekta natin kagad si Anna sa mga Salvador. Pwede tayo mag-donate sa charity ni Hillary Del Mundo. Charity? Opo, Missy. Maraming charity si Hillary. Kaya kung mag-donate tayo ng pera doon, mapapansin tayo. Pero kung mag-donate tayo, kailangan natin ng malaking pera. E di mag-ambagan tayo ulit. E paano po kaya kung mag-loan tayo sa banko? Ay hindi natin kayang bayaran yun. Paano kung patikimin natin ang parusa ng mga kriminal? Sa refinery, doon daw pinoproseso yung mga bato para makuha ang kasamang ginto. Ibig sabihin, doon nila ginagawa yung mga gold bars? Oo. Lahat ng magagawa, dinadala sa DMO office. Naisip ko, yun yung pwede natin nakawin. Kung gano'n ang kailangan natin gawin, abangan ang truck na naglalaman ng ginto. Overspeeding ho tayo, sir. Sir, may mga machine ho tayo. Nalagpasan nyo. 80 lang po dapat sa matrak. Eh, nakita po kayo ng kasamaan ko doon eh. Ang bilis po ng takbo ninyo eh. What? Hintayin niyo ako dyan. Pupunta ako dyan. Who was that? What happened? Na-hijack yung special delivery natin galing Saga. Wait. Oh, no. Don't tell me. Yes. Tangayin nila lahat ng gold bars natin. I have to leave. Mom! Tuloy pa rin naman yung plano, di ba? Gagamitin natin yung parte ng pera para mapansin ako mga dumunod. Excuse me, ma'am. May nagbigay po. ₱5 million worth of medical equipment? Where is Stella? She can't make it tonight, eh. Bakit? Gusto siya makilala? Of course. Gusto ko siyang pasalamatan. Na-curious ako kasi sobrang laki ng binigay niya. Tumawag sa akin si Hillary. Ano sabi? Gusto na niya makipagkita kay Anna. Kailan daw? Bukas. Agad na kayo? Sabi naman ni Anna, handa na siya eh. Huwag kayong mag-alala. Handa na ako. Una, ilalabas natin si Anna bilang Stella para maalis na sa isipan nila na buhay pa si Anna. Ikalawa, papasok tayo sa mundo ng mga Del Mundo para patunayan na si Salvador ang pinakamalaking supplier ng illegal na armas sa buong bansa. Do you know, certain Stella Guerrero who attended the fundraising? Narinig mo na yung tungkol sa donation. Mom, just please tell me. Sam, hindi ko siya kilala. Pero alam ko na lahat kayo curious dahil Stella ang pangalan niya. So if you want to confirm kung siya si Anna, pumunta kayo later. What are you thinking? Yung posibilidad na siya nga si Anna. Salvador, sinigurado ko yun. Yeah. Hindi nga pwede siya si Anna. Kung siya nga si Anna, hindi niya pwedeng harapin si Hillary. Alam niya ako naman yung nangyari sa kanya. Baka naman may pinabalak tong Stella. Salvador, I think she's here.
You're Stella Guerrero? Yes. Anna, Xander, di natin sila kaya lahat. Umalis na tayo. I thought we were just here to meet Hilary del Mundo. Hindi niyo akala ko. Family reunion pala itong pinuntahan natin. I think we should go. You're not going anywhere. Kilala kita. And please, don't talk to my wife that way. Sino ka ba? Ako si Xander Guerrero. At pwede ba, pakipaliwanag sa akin kung anong nangyayari dito? May kakilala kasi kami na kamukha ng asawa mo. Yeah. And unfortunately, malaki ang kasalanan niya sa amin. Really? Ako, may kamukha? Stop denying it, Anna. Ikaw itong nasa litratong to. That's not me. Malayong malayo siya sa itsura ng asawa ko. Hindi niyo ba nakikita yon? Magkamukha nga sila, but look at the way she dresses and the way she talks. It's different. Bakit hindi ka namin kilala? Bakit? Dapat ba lahat ng tao kilala ko? First someone na kamukha ng nagpahamak sa daddy ko? Yes. You know what's weird, Stella? The whole country knew about that. Di ba parang imposible na hindi mo lang narinig yung tungkol doon? Believe whatever you want to believe. Siguro naman hindi ko kailangan magpaliwanag ng sarili ko sa inyo. Inaaksaya nyo lang yung oras namin. Kung wala kayong gagawin kundi questionin ang asawa ko, mabuti pa umalis na lang kami. Let's go. Wait. Hindi nyo kailangan umalis. Siguro nga mali yung hinala namin kay Stella. Pero kung totoo ang sinasabi nyo, di ba mas mabuti if we start all over again? She's the exact opposite of Anna. Pero hindi ko naman madedenay yung fact na may resemblance talaga sila. Lalo pa't mag-hide sila. Mahirap isipin na hindi siya si Anna. Pero pwede naman ipapanggap lang siya, di ba? If she is really Anna, mas mabuting nasa paligid natin siya para alam natin kung anong binabalak niya. Wala namang masama kung may kamukha yung asawa ko. Ang masama lang yung nagbibintang ng tao. Nagpanggap siyang nurse ko at kinuha niya ang loob ko. Yun pala, pinayaran siya ng isang politiko to spy on Paninong at siraan siya. Really? Yun yung nangyari? That woman must be vicious. Very vicious. At mukha siyang pera. Tinawag ako mamamatay tao. Tapos nung pinagpiyasa na ako ng press, ba, biglang nawala ang magama. Sinungaling ka! Tama! Why don't you tell us about yourself? Para naman makilala ka namin. Like, what do you do? I'm guessing you come from a wealthy family. May ari ng hospital yung parents ko. So, you can say yes. Mayaman sila. Sila lang? What about you? You know what, hindi kasi ako sanay na nagpapasarap sa panighirapan ng iba. Even parents ko pa sila. I want to build my own name. I know you can understand me, Samantha, right? Then saan mo kinukuha yung pambili mo ng medical equipment? Well, years ago, namatay yung parents si Stella. At napunta sa kanya lahat ng ipundar nila. And gaya nga ng sinabi ko, I don't need their money. Kaya naisipan ko na tumulong sa less fortunate. Stella is here as a donor of my charity. And obviously,
She's very uncomfortable. So please, stop harassing her. Can we do that? Yep. Sure. Hindi ko akala yung ganito maghihintay lang. Okay lang. Okay lang, naitawid na natin. Alam mo, basta sa susunod, mas gagalingan pa natin. May susunod pa. Bakit ayaw mo na ba? Ikaw lang kasi alam eh. Alam mo kanina nung makita ko sila. Hindi ko lang alam kung kaya ko papagilin yung gadget ko. Alam mo kanina, sa salamat rin, hindi ka ko na siya patay sa isip ko. Ngayong nakita ka na nila, hindi ka na nila titigilan. Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mo na matutunan kung paano kontrolin yung emosyon mo. Tandaan, kapag nagkamali ka, hindi lang ikaw ang mapapahamakan. Kami, pati ang pamilya mo. You still think she's Anna? Pwedeng nagpapanggap lang siya. Pwede rin namang hindi. Sam, bakit pa pinipilit mong baguhin yung isip ko? Gael, hindi ko binabago yung isip mo, okay? Binibigyang linang ko lang. Obviously, that girl isn't Anna. Oh my gosh, worlds apart. They're so different from each other. Maybe for you. Pero alam kong siya si Anna. On what basis? Did your heart skip a beat? Kung kailan na wala si Anna, meron namang lilitaw na babaeng ganyan na kamukhang kamukha niya. Kaya nga, kailangan natin siguraduhin kung totoo ang sinasabi ng Stella na to. Kailangan ko ulit ang serbisyo mo. Ang hirap talaga magtimpi kapag kaharap yung taong pumatay sa tatay mo. Talagang mahirap, Xander. Pero sundalo ka. Sanay ka sa mahihirap na sitwasyon. Hindi mo ugaling muro sa laban. Ikaw ang magtutuloy na laban para sa justisya ng tatay mo. Huwag mo siyang bibiguin. Nangako ako na ako mismo ang babali sa kasamaan ni Salvador. At hindi ko babalihin ang pangakong hintay. Kakasakit daw yung mga tao sa bayan na malapit sa minahan. Eh, sinisisi nila tayo. Nagdedemanda sila na magpatayo daw tayo ng clinic sa lugar nila para makapagpatingin sila. Alam ba to ni Gael? Sinabi niya siya ang bahala, pero hanggang ngayon, wala pa ako nakikitang aksyon. Stella Lim de la Torre. Di ba may tao ka na nag-iimbestiga kay Stella? Yeah, that's for the real world. At ito, for online world, where truths and lies are indistinguishable. Click that. Anong nangyayari? Yun! The Lim de la Torre Medical Group? Yes, ma'am. Magulang nga po ni Stella ang nagpatayo niya. Na ngayon nakapangalan sa kanya pagkatapos mamatay ng mga magulang niya. At ina rin po ang natitirang ari-arian niya after she donated all her inheritance sa mga charity. Kinumpirma mo ba ang lahat ng to? Donation po ito from Miss Stella Lim de la Torre Guerrero para sa Angels Hope Charity Foundation. Sigurado po kayo galing ito kay Miss Stella? Ang tagal na po namin walang balita sa kanya. Bumalik na siya. Yes, ma'am. Inisa-isa ko po ang mga charity at nagkumpirma sila na nagbigay nga si Stella ng pera sa kanila. The only daughter of hospital magnate Julio de la Torre went missing. Last seen in Baguio with a man rumored to be her boyfriend. Marami na tayong nabasa ng news article. Mukhang consistent naman sa lahat ng kinuwento nila nung dinner. Paano? Mukhang nagsasabi siya ng totoo. Hello! Thank you so much for watching Asintado. For more videos, subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and click the I button.